Hello, welcome back to my YouTube channel. It's Win, your Ka-Earthlings. On my content today, bali, magpapakita tayo nung kung paano gumawa ng peach and cream with dalgona candy. So this is just a homemade pastry na pakana ng kapatid ko. Pero hand in hand gumawa kami nito kasi kasi hindi ako marunong mag-bake or yung mga magsukat-sukat dahil siya lang yung very specific sa mga ganong bagay at it's not my thing. Diba? It's not my thing. Yun yung naging bonding namin. That was late night na namin ginawa kasi panghabol yun para sa birthday nung kapatid ko. And sa dami nung mga ginawa namin, napuno yung buong ref nung puro peach and cream pie na yun. And then, dahil nga, yun, shout out sa kapatid ko. So, happy birthday, Biche. Just last month, April, my tita Cora also celebrated her birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday celebrator for this month sa family namin and I'm so glad na I'm still with them during their special day. Maging thankful pa rin tayo lagi na safe tayo with our family and despite of all of this pandemic and crisis, lahat ay ayos naman, no? So, balik na natin patagalin to. Let's just dive into the video. The peach and cream cake with the dalgona candy. Okay, so sisimulan natin ito sa pagtunaw ng butter sa microwave. So hanggang sa mag-liquify siya. So in just a medium heat lang naman. Not necessary na kumukulo. After that, ilagay na natin yung muscovado sugar kasama nung ating butter na tinunaw. Pero wag natin guys, hahaluin yung, imimix para tunawin yung muscovado sugar dahil magdadagdag ang muscovado ng texture doon sa gagawin nating base ng ating cake. And mas maganda yon kasi medyo may maligas-gas or rough. Yan, now i-add na natin yung ating graham. Ano ba yan? Mali. Ang ating crushed grahams. So, ito, usually we use the my MY-san. MY-san. Wrong, very wrong. So, another MY-san crushed grahams doon sa ating butter and muscovado. Then, pwede na nating haluin ito dahan-dahan para mag-mix sila or mag-combine sila together nung tinunaw na butter, muscovado, sugar, and yung graham na crushed. So, mapapansin natin yung texture, medyo dry pa. And dapat continuous lang muna yung halo hanggang sa mag-mix up ng maayos. Yan. Napansin nyo medyo na-absorb na ng konti. So medyo wet-wet na and nagpo-form-form na siya. Hindi naman dapat sobrang saturated yung ating grahams and yung ating muscovado. So on this part, mapapansin nyo medyo formed na siya or medyo basa-basa na. So ito, madali na itong ma-form para maging base ng ating cake. Yan, halo lang. Then now, we're already going to setting it up doon sa plate. So ilagay nyo lang, then i-press-press para mag-flatten siya doon sa, o diba, mag-flatten ang curve parang COVID-19. Anyway, enjoy nyo lang yan. So, dapat talagang siksik siya para kapag ka hinati mo siya or nag-serve, hindi madudurog yung ating base crust. Yan. Kasi,
Ito, madali lang naman itong mag-form dahil yung butter, once na na-refrigerate na ito, magiging matigas na yung ating base, no? So, yan. Dagdagan mo lang ng dagdagan, then press. That's it! So, let's just wait na mag-freeze ng kaunti. Diba? Yan. Then, another, you can put it on a tin cans. So, o yung mga, I mean, ilagay nyo doon sa mga containers na trip ninyong paglagyan. Kasi, pwede naman itong gawin for gifts or for anything na special occasion sa bahay. Kung trip nyo lang naman kumain ng mga simple homemade cakes. So, the whole of Korean this is my brother. So yan, ginagawa niya yung kanyang plate or setting ng base. So now, we're going to dive with the cream, the Nestle cream. So ito yung ating magiging second layer sa ating cake. Isalin lang yan sa bowl. Yan, press mo lang. And advice lang guys, huwag natin gagamitan ng water. Kasi syempre sa atin mga Pilipino, usually napapansin ko para masimot yung cream, nilalagyan ng kaunting water para mag-mix up. Pero on this part, wag natin lalagyan kasi kailangan natin yung pure cream lang. Then we have to use a mixer or wala, just use your ordinary sandok, kutsara. So yan, mix nyo lang. Hanggang sa mga medyo maging fluffy siya, and hindi na super bigat ng pakiramdam. I mean, mararamdaman naman natin yan kapag ka minimix natin yung mga ingredients, yung medyo magaan tsaka smooth na yung pagkakahalo. Now, lalagyan natin ng kaunting milk. Pero huwag nyo ilalagay yung buong baso ng milk. Mga cute lang. Para lang medyo maging fluffy at mag-mix up siya ng maayos kasi concentrated nga itong ginawa natin. Pero at least hindi water yung inilagay kundi milk pa rin. Dahil we have to maintain the creaminess ng ating second layer para mag-blend siya doon sa ating cake. So now, magdadagdag tayo ng kaunting sugar para maging sweet din yung ating second layer or yung ating icing doon sa top ng cake. Yan. So, continue lang, mix lang hanggang sa maging fluffy tsaka smooth yung texture. And kami kasi tansya-tansya na lang, pero for sure, hindi naman kami nagfe-fail. O, diba? Super confident kami dyan. Now, mag-prepare na tayo ng ating peaches. So, we have to slice it very thin kasi ito yung mag-a-add ng kaunting flavor or asim para magkaroon ng kaunting twist. Peach pie. So, ayan. So, ituloy lang natin. Ngayon, magpre-prepare naman tayo ng para sa ating dalgona candy. So, ayan. May oil na muna inilagay doon sa pan, painitin. Lagyan na nung kaunting sugar. Or we can use white sugar or if pero much better siguro para may kaunting color din sana is brown sugar. Unfortunately, hindi namin napansin yung brown sugar. Ito na yung nagawa namin, yung white sugar. So, yan. Just put the sugar. Tapos, in low fire tayo. Meron naman ding other way to do this, na tunawin yung sugar, using yung, alam nyo, yung steam, yung para kang magluluto ng leche flan. Pero, on this case, ginamit namin na lang ay apoy direct doon sa ating pan. So, yan. Minmix lang yan using a chopstick. So, i-even lang yung apoy. I mean, i-even yung heat doon sa pan para hindi naman masunog yung ating candy gagawin. So, habang gumagawa si brother ng ating dalgona candy doon sa may kitchen, ako naman ay isa-set ko na itong ating mga peaches doon sa ating mga pinalamig na crust. So, yun. Lagay nyo lang. Kayo nang bahal lang maglagay ng design. Pero dahil ako ay medyo tamad mag-siksik ng mga
peaches. So, yan, pinag-iwahiwalay ko na lang sila. So, ganyan talaga. Kapag ka mga ganitong bagay, dapat maging mag-creative ka rin sa mga ganyang bagay. Pero kung kayo ay merong isang can siguro ng peaches, pwede nyong siksikin ng peaches yung isang plate. Kaso mga ngasim yung ating cake. So, even na yung ganyan, paunti-unti lang. Okay, so ilalagay na natin itong ating cream. So, kuha muna kayo ng kaunti. Then, i-drop nyo doon sa may ating crust na may peaches. Then, once na nalagay nyo na yung medyo marami-rami, i-spread nyo lang para ikalat doon sa the whole crust para maging covered ng cream lahat. So, yan. Ako kasi hindi talaga ako fan ng pastry, but I've just tried. So I hope for those who are very professional in doing this. So sana may technique din akong matutunan kung paano gawin to. So ito lang naman yung ginawa ko nun. Anyway, my brother taught me how. Pero let's see, tignan natin kung magiging okay ba itsura nito. So what we've used here is the cream that we've prepared earlier. Then just pat it on the crust. So this will be the second layer for this. This is it, pancit! Ito na yung ating peach and cream cake with dalgona candy. Okay, let's try. Dito na gagawa ng review. Pero for sure, nagustuhan nila dahil sa pilitan to. So, thank you so much mga ka-Earthlings for watching this video. If you are not yet subscribed on my channel, just click the notification bell and the subscribe red button para lagi kang updated sa mga vlog na gagawin ko. I'm sure dahil kinilik mo na yan, lagi ka nang subscribe at lagi ka naman ang updated. So, just follow me on my Instagram account on this side. And as well with my Facebook account. So thank you so much everyone. Just comment down below also para lagi naman din tayong nagko-communicate and I'm always reading the comments below. So thank you so much and goodbye.